Nandito na naman tayo ngayon, guys. So, ako pa ang inyong lingkod, Pulisia ko. So, pag-uusapan natin ngayon kapag under arrest ang suspect. Na arestado. Ano na ba ang susunod na gagawin? Para, yun ba ang lahat natin objective ay makalabas ng tad. So, makapag-bail kung bailable man. Okay? So, ngayon, so kapag na-arrest yan, walang galawan. Lalo na kapag Sabado at Linggo, walang galawan yan. So, antayin mo yung Lunes. So, para ma-inquest. Kapag na-inquest yan, tatanungin ng inquest yan, ano, magpapaano ka ba? Magpapa-PI ka pa? O investigation? Kapag sinabing non-suspect, hindi na. So, mag-ano ka na lang. Mag-bewail. Yun. So, aantayin mo ngayon yung case information para alamin kung magkano ang bail. Kapag may bail na, so unang-una, mag-ready ka na sa part ng suspect. So, mag-ready ng pambail. Cash bond para mas mabilis. At siyempre, may, hindi lang basta-basta magbabayad yan ng bail. Mayroon pa tayong requirements. Okay? So, kapag may bail na, magre-requirements na. In the same day, kapag natapos mo yan, pero normally, hindi mo matatapos yan. O kinabukasan ka na makakapag-bail. Bayaran nyo po agad. Antayin yung ano ba? Release order. Pag nakuha nyo yung release order, so, uutot na yan yung police. I-release ngayon ang suspect. So ngayon, meron ng temporaring kalayaan. Paalala lang, mayroon pa rin hong kaso ha. Hindi pa tapos ang kaso. Temporary bail lamang yan. Aantayin nyo ang hearing schedule na yan or arraignment. Kapag may hearing na, so mag-attend. Doon ka mag-aamin kung guilty ka ba o hindi. So, kung ikipag-bargain ka ba sa ariglo. So, tatantahin yan. Kiramdaman nyo kung kaya mag-guilty ba o tuloy ang hearing. So, tandaan nyo ha, hindi pa tapos ang kaso kapag naka-bail. So, tingnan nyo yung definition ng bail. Temporaring kalayaan lamang yan, mga kapatid. Hindi yan natatapos yung kaso. Kung aantayin mo yung decision, so, hindi natin alam kung kailan yan lalabas yung decision. So, hindi kasi matagal yung kaso eh. Napakatagal matapos. Yung iba, pwedeng 5 years, pwedeng 10 years, pwedeng 15 years, or more. So, depende sa kaso. Aantayin nyo na lang kung kailan. Depende yan. Malay mo, atin ka lang ng akin ng hearing. Kasi malay mo, manalo ka ng winning of default. So, kaya maganda yung presentation ng defense mo at may panalo nyo yung kaso. Mag-alala, kapag nanalo ka naman sa kaso, nahatulan ka, marirepine yung bill. Yan ang kagandahan niya kapag nakabill ka. Ngayon, kung meron ka naman violation ng condition at hindi ka kinailangan ka ng prosecutor at hindi ka nagpapakita ni judge, so, maaaring i-forfeit yung bail ban mo in favor to the government. Hindi mo na makukuha yun. At antayin mo na lang uli ang ano, yung warrant. Kapag nakawarrant ka, iwan ko lang kapag bigyan ka pa ng bail. Parang hindi na, no? Kasi nagkaroon ka na ng violation of bail. So, antayin na lang hanggang masintensyahan. So, kapag may sintensya na, suspend yun. Kapag nakita mo yung tinatawag na beyond reasonable doubt, guilty beyond reasonable doubt, nako, delikado yun. Sentensya na yung kapatid. So yan guys, so yung situation ng kapag ang suspect ay na under custody o under arrest. So i-recap natin, unang-una, under custody, so antayin niya ng inquest. Pag na-inquest na, antayin niya yung information para magkaroon ng bail, kung bailable man yan, kung mayroong bail recommended. Mag-bail,
So mag-requirements muna bago mag-bail. Preferable cash bond para mas mabilis, hindi na marirelease. Kapag na-release, temporary kalayaan lang yan, hindi pa natatapos yung kaso. Mag-attend ng hearing para may malaki ang chance manalo. Para manalo. Okay? Tapos, stansyahin kung di ka ba o hindi. So, nasaya parts ng ano yan. Nasa part ng suspect kung makikipag-bargain siya, kung guilty siya, para makakuha ng tinatawag na discount. 30% ng discount o 50% ng discount or may maka-avail ng mitigating circumstances para pumasok sa probation. So, lahat yan ay pag-aaralan nyo, pag-aaralan ng abogado nyo kung kakayanin ba kung saan mas makakabuti in favor to the suspect. Yan po. Yan po ang summary ng video ito kapag under arrest na ang suspect. So, kung kayo ay may katanungan, so huwag kayong mag-atubiling mag-PM sa atin. So, open tayo live tuwing alas 9 pataas ng umaga. May free time tayo. Nilalagat natin sa FB page po tayo live. No? So, antayin ko. So, pwede natin assist kung meron kayong katanungan na agaran. So, maraming salamat. So, thank you for watching. No? See you again. My next video. Huwag po ka natin kalimutan mag-like at i-share at i-video natin para mas marami tayong maabot na ma-assist at matulungan natin. So, i-comment lamang sa baba kung mayroon kayong katanungan. No? Nandito lang yung ating comment box. Naka-open yan. Maraming salamat. Thank you for watching.